All those in favor say aye. Dinaan sa palakasan ng boses o viva voce ang botohan para maaprubahan ng Kamara sa second reading ang RBH2 na naglalayong amyendahan ng saligang batas para mabigyan ng poder ang mga mababatas na luwagan ang mga limitasyon sa pagnenegosyo ng mga dayuhan sa bansa. Panukala nitong isingit ang mga katagang unless otherwise provided by law sa pitong provision sa Articles 12, 14 at 16 ng 1987 Constitution. Pero pinanatili nito ang ban sa pagmamay-ari ng lupa sa Pilipinas ng mga dayuhan. Nabale wala naman ang pagpuna ng Kabataan Party List kung may sapat bang kongresista sa hybrid session kung saan ang ilan sa mga kongresista ay naka-work from home imbis na nasa plenaryo. I know if we have the required number of votes to approve this on a second reading. Mr. Speaker, we have the number of votes necessary for approval on second reading as we have a quorum present today. We are in the process of viva voce voting on second reading. It's the A's and the nays, Mr. Speaker. The actual number will appear in the voting for third reading. Isa lang ang pinalusot sa pitong panukalang amyenda sa RBH2 ni Deputy Majority Leader at Iloilo 3rd District Representative Lawrence Defensor. Ito ay sa kabila ng babala ni Defensor na baka taliwa sa intensyon ng Kongreso ang maging interpretasyon ng inamyendahang saligang batas sa hinaharap. Hindi na rin nakaporma ang balaksan ng amyenda ni Deputy Minority Leader at Quezon City 6th District Representative Kit Belmonte para rin maiwasan ang maling interpretasyon ng konstitusyon. Pero duda ang isang kongresista kung mapagkakatiwalaan ba ang mga mamabatas na gamitin ng tama ang poder para baguhin ang limitasyon sa pagnenegosyo ng mga dayuhan sa bansa. Sa tingin nyo ho, walang mangyayaring kalokohan sa Kongreso na makakasama sa taong bayan. Ayun ho ang tingin nyo. Basta tinigay na po sa Kongreso ang poder na palitan ang ating mga batas na ngayon ay nababalutan pa ng restrictions sa saligang batas, pag ito po ay nabigay na sa Kongreso, wala ho magiging kalokohan whatsoever. Well, I have full trust, Madam Speaker, in the present as well as in the future Congresses, being the representative of the Filipino people. But to say that I will vouch for the integrity of the next Congresses, I cannot bind myself. Isang eksehemplo ng masamang nangyari sa Pilipinas ay yung Electric Power Industry Reform Act na pinasa noong 2001. Naalala niyo pa ho yun? Naglabas po ang isang congressman ng kalahating milyong piso at sabi siya po ay sinusuhulan para bumoto sa Electric Power Industry Reform Act. Hindi niyo naalala yun. Siya po ay isang party list representative na nagsalita tungkol dito. Na siya rin nakatanggap ng 500,000 at nung pinapasalo uli sa kanya yung pera, hindi niya pa rin sinauli. O hindi niya sinurrender sa polis, kahit may suhol pong naglanding sa kanyang lamesa. July 2019 pa inihain ni Speaker Lord Alan Velasco ang RBH2. Nakatakdang pagbotohan ng Kamara ang RBH2 ng third reading sa susunod na linggo. Kailangan itong pabura ng 225 na kongresista, nakatumbas ng 3/4 ng lahat ng kongresista na hinihingi ng saligang batas. Saka pa lang ito padadala sa Senado para doon naman talakayin at aprubahan. Pero ayon kay Senador Panfilo Lacson, hindi uusad ang tsatsa hanggang walang hatol ang Korte Suprema kung magkasama o hiwalay na boboto ang Senado at Kamara para aprubahan ng amyenda. Pinutugunan na raw ng ibang panukalang batas ang pagbubukas ng foreign investment sa bansa, ayon naman kay Senate Minority Leader Franklin Drilon. At wala na daw oras ang Senado para pag-usapan ito, ayon kay Senate President Vicente Soto III, dahil marami pang ibang priority bills mula sa palasyo. RG Cruz, ABS-CBN News.